Guys, good day sa inyong lahat dyan. Bali, andito ako sa totoong bahay namin kung saan dinalo ko itong bahay namin na hindi ko pa napapaayos dahil sa kawalan ko ng trabaho. Ayan. Wala ditong nakatira, guys. Ayan, labas na. Wala ditong nakatira, guys, kasi nga nakatira ako sa bahay ng kinakasama ko kung saan nangungupahan kami doon sa lugar na yon. So ngayon, pumupunta lang kami dito pag kami nagwa-wifi kasi nga nakakunik kami sa kuya ko ng wifi na binabayaran ko ng 100 sa looban ng isang buwan. Ngayon, ang isi-share ko lang sa inyo, guys, ay tungkol sa nakaraan ko. Ang nakaraan ko, pilit ko yung sinantabi na sa buhay ko dahil napagsisihan ko na yun at tapos na yun. Kaya lang may mga tao talagang pilit kang hinuhusgahan at binabalik nila yung mga pagkakamali mo sa buhay na nagawa mo na, na hindi na dapat niya ungkatin. Buwasak si Ricardo, okay? Ha? Ando sa bahay! May trabaho mo lang? Wala pa, pupunta pa lang kay Rosby. Hala, sabihan mo! Ano ang sasabihin ko? Sa tuyo daw! Oo nga, pupunta na yung bukas kay Rosby! Kasi naniningil. Sino Rosby? Yung kapatid niya, dahil magtatrabaho daw siya doon. Magtatrabaho siya doon ng construction. Sa condo unit. Sino Rosby yun? Kapatid niya yun, ang bunso na babae. Alam natin, girly yun. Kinala yun. Basta sasabihin ko na yung pinapasabi mo. Oo, kasi nga naniningil kasi Ricky. Oh, sige, sasabihin ko na lang. Tinawag, ang sabi ko, hindi kami nakita ni Manitay ko. Eh, sabihin ko na lang din kay ano kay Ricardo kasi bukas aalis 'yon. Pupunta doon, magtatrabaho na. Pakisabi halo? Oh, kasi magbabayad nga siya ng tuyo kay Ricky. Eh, sige man ang tawag 'yon. Oh, sabi mo kay Ricky maghuhulog talaga 'yan si Ricardo, magsisimula na magtrabaho. Sige. At yun nga, guys, bali, eto, I'm back. Bali, kinausap ko lang yung kamag-anak ng asawa ko dahil nga sa may utang kami sa tuyo na nagastos dahil sa kawalan namin ng trabaho. Yung iririmit dapat namin na 600, hindi na namin na iririmit. Bali, ang kabuo lang na iririmit namin doon 2,000 mahigit. Sa ano yung 2008 yun ito. Pero mga tuto lang, kulang pa kami ng 600. Sa kawalan namin parehas ng trabaho, nagamit namin na puhunan pagtinda-tinda ng itlog at saka ng kamatis. Lugi din kami dahil nga sa nagastos ko pambili ng gamot Ricardo at saka pambili namin ng bigas dahil sa kawalan namin ng trabaho. Balik tayo, guys, tungkol doon sa mga taong galit sa akin na pili tinungkat yung naging baho ng buhay ko. Eh, sana tantanan nyo na ako dahil hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ko, kung anong dinanas kong sakit sa buhay ko. Kaya wala kayong karapatan na ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Pwede kayong magbiro sa akin, pero wag naman yung garapalan na salita. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Sana tantanan nyo na ako. Dahil yung pagkakamali ko na yung pinagsisihan ko na yun. Wala kayong karapatan na husgahan ako kung bakit ko nagawa yun. Dahil unang-una, hindi nyo alam kung anong pinagdaan ako sa buhay ko. Pagtuunan nyo na lang ng pansin yung personal yung buhay at wag ako. Wag yung naging baho ko. Dahil ako, hindi ko tinatago yung naging baho ko sa buhay ko. Naging parte ng buhay ko. Guys, magandang araw sa inyong lahat. Sana patuloy niyo akong suportahan at panoorin ang aking mga simpleng vlog. Marami pa akong i-upload na video para sa inyo. Ang masasabi ko lang sa mga taong galit sa akin at pinagsasalitan ako ng mga bagay na ganun. Peace. At intindihin mo na lang yung personal mong buhay at huwag ako.